Ludwig, ayun sa video natin ngayon ay tutuloy na natin yung paggawa ng mga training plan videos. Di ba nakagawa na tayo dati ng 10K and 5K videos? So ngayon, gagawin natin yung sub 2 hours na 21K or half marathon. Since magpe-pacer ako ng 2 hours sa darating na June 16 sa Kabalen half marathon, so naisip ko na sakto na ngayon itapat yung video na tulad nito. Ano ba muna yung may share ko experience? Nung una akong tumakbo ng 21K, yun nga, di ba nagkwento ko na sa inyo, nakabalin yung unang 21K or half marathon na race ko. Tapos nakuha ko to ng 1 hour 52 minutes. As a newbie, yun yung unang-unang event ko, yun yung naging oras ko. Paano ko yun nakuha? Noong time na yun, wala pa talaga akong alam kung paano gumawa ng training plan, kung paano tumakbo. So ang mga ginawa ko lang noon, sobrang simple lang, yun niya, takbo lang, sabay lang dun sa mga runner na mas malakas sa akin. Tapos nag-long run kami noon, mga around 21 kilometers. Ang unang long run ko noon sa experience ko, 14 kilometers. Tapos pagdating ko sa 7 kilometers, sobrang sakit na ng shin splits ko. So wala din akong mga interval, walang tempo, hindi ko alam yung mga term na yun dati. So, ang alam ko lang, pag may naaya ako nung kasamahan ko na mas malakas sa akin, mas ahead sa akin, syempre mas experience, sumasabay lang ako sa kanila. Tapos hindi ko alam na sub 2 ang tawag dun sa nagawa ko na 1 hour 52 noong time na yun. Sabi lang sa akin ni Peter, alam mo ba pare na mabilis na yung 1 hour 52 para sa isang newbie. Tapos unang attempt pa, tapos sa Clark, tapos yun niya, dumaan daw yung ruta sa Clark Wall na tinatawag. Kaya noon, hindi naman ako ganong naniniwala dahil wala talaga akong alam-alam. So yun yung experience ko sa unang attempt ko ng 21K. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung mas medyo scientific ng bagya na approach para makuha natin yung sub 2 hours. Dahil sa totoo lang, pwede naman talaga nating makuha yung sub 2 hours ng walang training plan. Pero darating kasi yung time talaga na maghahanap ka na ng improvement sa sarili mo. Dahil syempre wala ka namang programa na sinusunod. So may stuck ka. Darating yung sa time na ganun. Dahil naranasan ko yun, napako na ako sa 1 hour 36 dati, 1 hour 37, 1 hour 39, tas hanggang ganun na lang. And then eventually yun, natuto ko kung paano tumakbo, kung paano gumawa ng sariling training na aangkop sa kakayahan ko bilang runner. So ngayon, yung i-discuss ko, ito lang yung pwede nyo maging basehan. Maaari nyo na lang ito syempre i-adjust kung feeling nyo masyadong mabigat yung mga training load. So bawasan nyo na lang ng konti ng intensity at saka ng quantity ng takbo. Bago ang lahat, gusto ko pa lang muna mag-shoutout kasi pasensya na po kayo kung may mga nagko-comment kasi ng shoutout. Nakakalimutan ko po kasi dahil parang sanay kasi ako nang wala naman pong script. So yung pagharap dun sa mga shoutout, minsan nakakalimutan ko talaga. So, shoutout po kay Sir at Albir Nuki. Nice content bro, shoutout sa mga vintage runners. Actually, na-meet ko na po siya, pero hindi po kami nagkakausap pa. Sa mga race sa Clark. Tapos yung vintage runner, mga kilala ko rin po yung mga runner nila sa Pampanga. Shoutout po kay Sir at Manuel Picrel. Shoutout Sir J from Kuwait. So shoutout po sa mga taga Kuwait dyan. At saka po sa lahat ng nanonood sa akin ng mga kababayan natin overseas. Dahil nakikita ko naman po sa channel analytics ni Dico J na may nanonood ng taga Saudi, taga Amerika, taga yun niya, Kuwait. So shoutout po sa lahat ng kababayan natin na nagtatrabaho overseas or mga naninirahan na overseas. Salamat po sa suporta at saka sa time nyo sa panonood. So, saka nga po pala shoutout dun sa mga nanonood sa akin dito sa Pilipinas. Ito yung nakikita ko lagi naman yung mga analytics kasi ng mga videos ko. So, yun, yung mga tiga Davao. Siyempre dito sa bahay namin, Santa Maria. Tapos Quezon City. Tapos sa Manila. Tapos sa mga tiga Cebu City. Yun, yun lagi ko nakikita sa analytics ko pag may bago akong upload. Kaya shoutout sa inyo. So, punta na tayo sa training plan. So, ang topic natin for today is how to do sub 2 hours for half marathon for 1 hour 59 minutes 59 seconds. So, what is your current PR for half marathon? So, mga kainsayo, comment nyo lang dyan kung ano yung current PR nyo or kung unang attempt nyo, kung ano yung target time nyo para sa half marathon. Pa-comment lang po dyan sa baba. So, para po ma-achieve natin yung sub 2 hours na half marathon, kailangan natin mag-pacing ng 5 minutes 41 seconds per kilometer.
dapat po yun yung magiging target goal reach space natin. Malalaman natin kung nasa on track tayo na ma-reach yung sub 2 hours kung magawa natin yung unang 5K natin, so magkakaroon tayo ng negative split na tinatawag. So kailangan 28 minutes 25 seconds pumasok yung unang 5 kilometers natin. Pag nagawa natin yun, malaki yung chance na maabot natin yung sub 2 hours. So sa 10K naman, kailangan nating ma-reach yung 56 minutes 51 seconds. So hindi naman po totally kailangan sobrang sakto doon, pero pwede pong mas bumilis doon yung magawa nyo. So mas okay yun. Pero hindi ko naman ma-advise na mas sumabol ang bilis dahil maaaring masunog kayo sa first half pa lang. So, yung 15K natin, at least magawa natin ng 1 hour, 25 minutes, 16 seconds. So, pag nagawa natin yung 15K natin within that range, malaki yung chance na makuha natin yung 21K natin ng sub 2. Key factors to consider when aiming for a sub 2 hour half marathon. Ito yung mga factors na maaaring maka-apekto sa atin kung paano natin makukuha yung sub 2 hours. Una, yung current fitness level natin. Dito papasok yung current weight natin. Syempre, nakaka-apekto yung timbang. Yung athletics background, kung tayo ba dati ng into sports. Or dito papasok din yung consistency and training. Kung ilang training days tayo tumatakbo sa isang linggo. Papasok din dito yung current pace natin or yung speed na kaya nating hold sa mga workout. Next is your running experience. Kung newbie ka ba, unang attempt mo ba sa half marathon or experienced runner ka na. Siyempre, pag newbie tayo, yun, dapat mag-focus tayo sa paggawa ng base or yung sa mga easy pace run. Doon na mabubo yung base natin or yung pundasyon natin. Pag experience runner na tayo, kahit papano, syempre may experience na tayo tumakbo ng 21K, alam na ng body natin kung ano yung pakiramdam ng 21K. So, dito, mag-a-adjust na lang tayo sa speed para makuha natin yung goal natin na sub 2 hours. Next is your current speed or pace. Dito, mahalaga to kung ano yung easy pace natin currently. Yung intervals sa speed session tsaka yung VO2 max natin, mahalagang factors yon. Kaya gagawa tayo ng training plan para ma-develop natin yung mga dun sa mga klase ng workout na gagawin natin. So next is your endurance. Dahil talagang itong 21K kailangan mo na dito ng endurance. Unlike sa 10K, sa 5K na most of the time hindi mo kailangan ganong mag long run doon. Tapos ang long run doon mas maikli, syempre. Kailangan mo na talaga dito. Ito yung sabi ko, parang ito yung mahirap na masarap. Ganun yung pakiramdam pag 21K. Kaya kailangan mo talaga ng endurance. And dahil ibang level din talaga yung 21K. Tapos sub 2 hours pa. Medyo mabigat din talaga to. So next is essential components for a sub 2 hours marathon are as follows. So gumawa tayo ulit ng graph na ganito. So easy run. So 80% of your runs will be conversational pace or easy pace. Ito yung takbo na kaya mong makipagkwentuhan or takbo na hindi ka hinihingal. At kaya mo i-maintain yung pace na yun sa mas mahabang period of time. Yung easy run, pwede natin gawing halimbawa doon is yung sa sasakyan. Ito yung mismong makina ng sasakyan. So next is long runs, 15K to 18K once a week long run. So ito yung distance na kailangan natin gawin pag maglo-long run tayo sa weekends. At least 15 to 18 kilometers para sa sub 2 hours or para sa 21K na preparation natin. Mahalaga yung long run para masanay yung body natin na tumakbo ng mahabang oras. Ang long run naman, hindi naman kailangan mabilis. Mas effective pa nga rin yung mga LSD or long slow distance na pagtakbo sa long run. Pwede rin natin testing dito yung mga hydration natin, tapos yung mga gels natin. Dahil sa 21K, pwede din naman tayong gumamit ng gels dito. So, speed workout, 20% hard effort runs once a week. Speed workout natin, ginagawa natin yan once a week lang, isang beses lang. Ang speed workout natin, pwedeng interval, pwedeng tempo, pwedeng fartlek, pwede din namang hill repeats. So, isang beses lang natin yung gagawin. Pagkakamali ng mga newbie, masyado silang na-excite pag natututo na sila ng interval, ng tempo. So, iba, ginagawang every other day. So, hindi nakakatulong.
dahil pwede kayong maging prone sa injury dahil hindi naman sana yung body nyo pa na mag-hold ng ganun kabigat na training load. So masakit talaga sa legs yan, lalo na yung interval sa unang beses, kahit 100 meters, mabigat yan. Kaya dapat nire-recover natin yan. At huwag tayong magmamadali na maging mabilis dahil darating din talaga yun. 21K kailangan na din natin ng body strengthening. So core and leg workout, kailangan yung core. Kailangan malakas yung core natin dito. So kung napapansin nyo yung mga elite runner, may mga abs talaga sila. Nakakatulong talaga yung malakas na abdominal. So sa totoo lang kasi pag nag-hold ka ng pace, para hindi rin magalaw yung katawan mo. So kung napapansin nyo yung mga runner na mabibilis, yung mga elite, pag tiningnan mo yung katawan nila, straight pa rin. Tapos kahit mabilis na yung pacing, hindi sila magalaw, hindi sila matalbog dahil maganda or malakas yung core nila. So leg workout, syempre mahalaga yon para lumakas yung mga legs natin, para ma-target natin na palakasin yung mga ibang muscle group na hindi natin ganun ginagamit sa running. Dahil ito, yung mga ibang muscle group natin na hindi natin ginagamit sa running, pag napagod na yung ibang muscle natin ng main group na ginagamit natin sa running, tumutulong sila para alalayan yung mga muscle na talagang pagod na during running. Na-absorb nila yung ibang impact na nangyayari sa legs natin during running. So recovery, shorter, easier runs after every hard run. Lagi yon. Pag nag-speed workout tayo, nag-long run tayo, kinabukasan, recovery run. Ang recovery run ay mas mabagal, mas maikli kesa sa easy run natin. Ang easy run natin, yun yung halos yun yung pang daily runs natin. So, mas maikli, mas mabagal pa dun. Yun yung recovery. So, hydration, nutrition, practicing strategies. Mahalaga to. Dahil sa 21K, sabi ko nga, kailangan na fully hydrated ka lagi. Tapos, kailangan mo din na practicing yung nutrition mo. Dahil dito, pwede ka naman mag-take kahit dalawang gels dito. Newbie or elite, wala namang discrimination sa paggamit ng gel. Ang dapat lang talaga dito is na practice mo bago yung mismong event. Yung hydration, mahalaga yun kasi para hindi ka din naman hinto ng hinto sa mga hydration booth. Pero ako talaga, ma-advise ko na mag-hydrate tayo sa bawat makita natin na hydration booth. Kahit konting sip lang, konting lagok lang, di mo naman kailangan ubusin yung buong nasa baso. Para lang hindi tayo ma-dehydrate, dahil once na na-dehydrate ka na, napakahirap nang makabalik. Wala na, dahil epekto na yun sa muscle mo, sa leg muscle mo pag na-dehydrate ka. So, pwede ka makarecover pero wala na, masisira na yung pacing mo. Dahil dito, may target tayong pace na kailangan nating i-maintain para ma-obtain natin yung sub 2 hours. So, mahirap ma-dehydrate sa race. So, papasok tayo sa specific paces para sa training session natin. Ang easy run natin, gagawin natin around 6 minutes 13 seconds per kilometer. Sa isang kilometro po tayo. Puro per kilometer po yung ginawa muna natin. Marathon pace natin is 5 minutes 52 seconds per kilometer. Ano ba yung marathon pace na tinatawag? Kung nakatakbo ka na ng marathon, madali mo na yung masasabi. Yun yung naging average pace mo. Ito naman, mas mabagal ng bahagya sa threshold pace mo, pero mas mabilis kesa sa easy run mo. So, pwede nyo pong ma-estimate kung ano yung magiging marathon nyo kung alam nyo yung current na half marathon nyo. Doblein nyo yung half marathon nyo and then add 20 to 30 minutes. So, dun yung range na papasok sa magiging full marathon nyo. Next is threshold or tempo. Ito yung 5 minutes 26 seconds per kilometer. And then, interval natin is 4 minutes 58 seconds per kilometer. Next na tayo sa mga tanong kung paano natin maaabot yung sub 2 hours. What is the average volume of run per week? So, around 50 kilometers minimum per week. Ganun po yung magiging dami ng volume ng training natin para sa sub 2 hours sa 21K. Next question is, how many days should I run in a week? About 4 to 6 days of training days. Yun yung pinakasarapan na training days natin para maabot natin yung sub 2 hours. 8K ang magiging easy natin yung pangkaraniwang daily runs natin, or 10K, ganun yun. So, dahil meron tayong long run, ang long run naman is 15 to 18K. So, yun yung magiging computation sa volume tsaka kung ilang beses tayo tatakbo sa isang linggo. So, how many weeks should be may training? Kung gaano katagal yung magiging training natin?
between 12 to 16 weeks. Depende pa rin po yan sa, yun niya, sa running experience nyo. Pero syempre, pag mas sanay ka na, mas experienced runner ka na, pwedeng maging 2 buwan na lang yung preparation nyo. Ako honestly, pag 21K, minsan 1 buwan, 2 buwan. Yung 2 buwan, pag talagang medyo focus na ako sa training. Pag yung talagang target ko mag-PR, at least 2 months. So, papasok na tayo sa speed workout. Dahil alam ko namang itinintay nyo. So, gumawa ko ng mga example na pwede natin gawin. Inuulit ko, example lang to. Pag medyo nahirapan kayo, bawasan nyo yung training intensity tsaka yung dami ng repetition. Pero ito, karamihan dito, mga ginagawa ko talaga tsaka iba dito, paborito kong gawin. So, marathon pace natin. Yun nga, na-discuss ko naman kung ano yung marathon pace. Around 552 per kilometer. So, pwede tayo tumakbo ng 3x3 kilometer with 2 minutes easy recovery run in between sets. Ang magiging total mileage nito sa isang session ay 9K. So, tatakbo tayo ng 3 kilometers. So, pag nakagawa ka na ng unang 3 kilometers, magre-recovery jog ka ng easy. At least, pababay mo yung heart rate mo, pumasok ka sa zone 2. And then, after mo tumakbo ng 2 minutes na recovery, easy jog lang yon. So, gawin mo yung susunod na session hanggang makompleto mo yung 3 kilometro. So, next is 5x2 kilometers with 2 minutes easy recovery run in between sets. Ang magiging total mileage ito ay 10 kilometers. So, 5 beses na 2 kilometro, ganun din. After nung unang first 2 kilometers mo, mag-easy jog ka ng 2 minutes. Tapos, next, punta ko ulit hanggang makompleto mo yung 5 repetition. So, hindi na natin sinama sa total mileage na 10 kilometers yung 2 minutes na easy jog. So, parang ano na lang yung bonus. So, next naman tayo sa interval pace. Ang interval natin ay 458 per kilometer pace. So, gumawa ko dito ng 10x400. Ito yung paborito ko, laging kong nagawa. So, itong 10x400 meters natin, ang magiging pacing natin ay dapat magawa natin yung isang repetition sa loob ng 1 minute 59 seconds. So, pwedeng mas mabilis doon. Kung magiging mas mabagal doon, at least mga ilang segundo lang, pwede na yun. With 2 minutes standstill or walk recovery, ang magiging total mileage lang nito ay 4 kilometers lang. Bakit 4 kilometers lang? Dahil mas mabilis po yung 400 meters. Tatandaan nyo na oras na umiikli yung repetition sa isang interval, mas lalo pong bumibilis yung pacing na dapat nyong gawin. So next is 10x1 kilometer. Isa talaga sa paborito din. Yun. With 2 minutes to 3 minutes walk or standstill recovery. Magiging mileage ito is 10 kilometers. Dito pwede maging 2 to 3 minutes. 3 minutes dahil marami-rami yung gagawin mo. 10 repetition yan. Next is threshold pace around 526 per 1 kilometer. So run 12 kilometers straight with 2 kilometer easy pace warm up and 2 kilometer easy cool down pace. So dito magiging total mileage natin ay 12 kilometers. Ang una mong gagawin ay tumakbo ka ng 2 minuto na warm up na easy pace lang, at least zone 2 lang. So pag nagawa mo na yung 2 kilometer na warm up, gawin mo na yung consistent na tempo pace natin or threshold pace natin na 5:26. Kailangan gawin natin yun sa loob ng 8 kilometro. After nun, di ka pa hinto, magko-cool down ka ng 2 kilometro na easy pace ulit. Para makompleto mo yung 12 kilometers na threshold. Yun na lahat yung mga bagay na pwede natin gawin. Pahabol ko lang na sa pagtakbo, palagi nating isipin na mag-enjoy. Nakakatulong pag yung relax lang yung body mo. Hindi ka masyadong tense dahil nalilibang ka. Pero syempre, kailangan mo pa rin mag-focus dun sa mga pacing na dapat natin gawin. So yun, sa tingin ko na sabi ko na po lahat ng mga bagay or mga experience ko para maabot natin yung sub 2 hours. Kung nagugustuhan nyo po yung mga ganitong content, comment lang po sa baba. Para malaman natin kung ano pa yung mga gusto nyo mapanood dito sa channel natin. Kung may mga question po, mag-comment lang din po dyan sa comment section. Marami po salamat sa lahat ng mga nakaka-subscribe, mga nagko-comment, mga nagla-like, mga nag-share ng video. Marami po salamat, na-appreciate ko po lahat yung mga effort na binibigay nyo sa at mga appreciation na binibigay nyo sa channel natin.